Morning, guys. Today, magluluto ako ng pinihang manok para sa lunch. Maaga ko siyang lulutuin kasi may work ako mamaya. So, gagawin ko, magta-try ako ng pinihang manok sa oven. Try natin. So, papakita ko sa inyo kung ano yung aking mga ingredients. Oh, ito po mantika, bawang, kamatis, bell pepper, red, sibuyas, carrots, pineapple, fresh milk, pero ibang klase yung kinamit ko para medyo manamis na siya, patis, asin at paminta, at syempre ang aking chicken. At ngayon po, nagpapainit na ako, so mag-start na tayong magluto. Ipapakita ko po sa inyo. So, mainit na siya, lagay natin ang bawang. Pinainit ko na rin yung oven. Naisipan ko lang ito gawin, guys, kasi pag nakatayo ko sa kusina, matagal yung oras. So, habang nasa oven siya, pwede pa ako gumawa ng mga ibang bagay. Maraming trabaho. So, para medyo malinis ang bahay bago pumasok sa trabaho. So, sibuyas. Hintayin natin. Kasi malalaki yung hiwa ko. So, para hindi malata tsaka madurog. Hindi po ako expert. Nag-iimbento lang po ako. Ang madalas kong lutuin eh, yung talagang regular na luto. Pero ngayon, tatry ko yung oven. Nakakita na ako sa isang ka-vlogger ko, adobo in oven. So, gagayahin ko rin siya. Kumbaga, matry kung paano at anong pinakaiba. Ang alam ko lang kasi easy, kasi ilalagay mo na siya sa oven, hindi mo na siya babantayan o halu-haluin, silip-silipin mo na lang. So, makakagawa ka pa ng ibang bagay. So, lagay ko na rin yung carrots para sabay-sabay na yan. Chicken. Kulayin ko lang siya. Ako siya ilalagay sa dapat na siya ng salt and pepper. Sarili ko lang po to. Gawa ko lang siya talaga sarili. Wala po akong ginayahan dito. Naisip ko lang. Sarili ko lang kung ano. Sana masarap. Paminta. Gusto ko maraming paminta. Kasi tayong mga mamshi, marami tayong ginagawa sa bahay, nagtatrabaho, so, at maaari mag-isip pa yung paano mapadali mga gawaing bahay. Kasi pag nagluto, talagang ang tagal-tagal ang oras natin, halos nagditira sa kusina. So, means, so guys, medyo ano na siya, yan na siya, ang ganda ng kulay. Yung bell pepper, saka last ko na siya ilalagay.
Yung mga medyo matigas lang. So, saka patis, guys. Wala po akong mga ano-ano, mga sukat-sukat. Tansya-tansya lang. Okay ba? Tama na yan kasi mayroon na akong salt. Na ilang minutes lang yan. Paglagay itong kulay ito, oh. Tsaka, ang bango. Nalagyan ng patis. Gusto ko yung amoy ng patis. Magdali lang natin yung konting tubig bago natin siya ilipat. Ito ko siya luluto. Lalagyan ko siya ng foil sa ibabaw. Baliktan natin para medyo pantay. Guys, ako na yan. Nalagay ko na yung pineapple. Yung bell pepper. Yung fresh milk. Hindi siya totally fresh milk eh. Para siyang grande dito. Matlab ni, pero guys, ilagyan ko ng konting tubig para medyo may sabaw. Yan. So, kumukulo na siya. Bilis, ah. Papakuloyin natin konti, tas titikman sa bago ko siya ilagay. Para exact. Ayun na siya, guys. Ang ganda ng kulay, oh. Titikman ko siya para exact yung lasa niya bago ko i-oven. So, ito yung foil. Yung bunso ko kasi si Kimmy mahilig sa manok. Tsaka medyo may sabaw. So, request niya something may sabaw pero chicken. So, ito yung naisip ko. Kasi nagtinola na ako nung nakaraan. So, nagustuhan niya. Maraming luya. Alam mo naman, pandemic ngayon. So, medyo maganda yung luya sa katawan. So, yun siya guys. Titikman na natin siya. Kulo-kulo na siya. Medyo matabang. Tignan ko siya na. Lagyan ko siya ng
cubes. Chicken cubes. Kalimutan ko sa kanina sa ano. So, nilagyan ko siya extra. Ayan. Ito daw naman yan. So. Ito to guys. I-oven na natin. Saka na yung lasa niya. Salin na natin siya dito. Tsaka lalagyan. Ito siya guys. So. Ipat ko siya dito para makita niyo. There. Maganda ng kulay. Parang pa Christmas na. So, kaya na natin yung ating kanal. Tapos lalagyan ko siya guys ng sauce. Extra. Sa akin yung konti. So guys, ito na siya. Lalagay ko na siya sa oven. So, ito na siya guys. Na-apron pa ako ha. Eh na siya guys. So maghihintay tayo ng 45 minutes. Siguro 30 minutes titikman ko siya. Kung ano ang lasa uli. Okay. Bye guys. Babalik ako kayo.